Magandang araw po sa inyo mga kabayan. Nandito naman po tayo sa Kain ng Pinoy. Ang i-feature po natin ngayon ay kakaibang version po ng sinigang. Tawagin po nating dried sinigang, yung pinaiga. Ito po ang ating magagamitin. Gagamit po tayo ng pork riempo, sampalok, kamatis, sibuyas, at yung mga gulay po tulad ng kangkong. Meron po tayong okra, sitaw, labanos, may sili, meron po tayong talong, at meron din po tayong gabi. Hiwain po natin ng malinipis ito. At meron din po tayong salt and pepper. Kakailangan din po natin ng tubig. First step po, ilalagay po natin ang sampalok, kamatis, gabi at sibuyas sa isang kawali. Pag nailagay na po yung sampalok, ilagay na po natin ang gabi sa taas nito. Tapos po, susunod naman natin ang sibuyas. Tapos po ang kamatis. Pagkatapos po ng kamatis, ilagay na po natin ang liyempo. Kapag nailagay na po ang liyempo, atin na po itong aasinan. At maglalagay din po tayo ng paminta. Kapag nailagay na po ang salt and pepper, lagyan na po natin ito ng konting tubig. Ito naman po, pwede natin silbihan ng ating halan. At ilagay lang po natin ito sa low heat. Pagkatapos po, pwede natin itong takpan at maghintay po tayo ng 30 minutes. Tingnan na po natin ngayon kung malambot na ang ating karne. Ayan, malambot na po. Kapag malambot na po ang karne, alisin na po natin ng takip at hayaan po natin itong maiga. Yan po, at pag naiiga na, pwede na po natin ilagay ang mga gulay. Basta ihuhuli po natin ang kangkong. At muli po natin itong tatakpan hanggang maluto po ang ating mga gulay. Usually, it takes 3 to 5 minutes po ito. Yan po, at luto ng mga gulay. Lagay na po natin ang kangkong. Pagkalagay po sa kangkong, maghintay na lang po tayo ng 2 minutes. At pwede na po natin serve ang ating dried sinigang. Ito na po ang ating finished product, dried sinigang. Salamat pong muli sa pagtangkilik sa Kain ng Pinoy. Hanggang sa muli po. Tara na pong kumain!